Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Kuya Ren, also known as Kuya Kiko TV sa Facebook. For today's video, it's gonna be very, 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 very special. Dahil sa unang-unang pagkakataon, ipapakita ko sa inyo ang lot, ang lupa ng pinapatuyo nating bahay. And so, a week ago, sinabi sa akin ng builder ko na mag-drill na sila ng hole sa ating lupa. And finally, I'm so excited kasi nung October of last year pa, nag-sign ng contract. Nag-down ako ng pambayad ng bahay. And ewan ko kung bakit ganun katagal, October. So, October, November, December, January, February, 4 months ang inintay ko bago siya nakapag-drill ng hole. Pero, you know what? Sabi nila kasi dahil kulang daw sa materyales, kulang, siguro kasi dahil nga ang dami nang papagawa ng bahay dito sa Canada ngayon, sa Calgary. And natagalan bago ma-approve ng municipal yung layout ng bahay. And siguro yun nga. And nakita nyo naman sa ating mga latest vlog na nag-show home tour ako. Actually, hindi ko po bahay yun, mga best no. Pero same layout po nung main floor and then yung, tsaka yung second floor ng bahay na yun. Unfortunately, itong bahay na pinapagawa ko, wala pong show home. So, yung bahay na pinakita ko po last time is bahay po nung parang malapit na pong i-turnover sa may-ari. And ayun, pero ang pipili ko pong kulay is makikita nyo sa interiors na na vlog ko. Siguro ma-upload yun before this one. Or ma-upload siya after this one. So who knows, diba? Pero anyway, I'm very very excited kasi papakita ko sa inyo for the very very first time ang lupa. And sana mamaya, kasi pupuntahan namin mamaya. And sana meron na siyang drill, meron na siyang hole, meron na siya palang hole. And sana malagyan na siya ng ano, diba? Ang expected turnover is, sabi nila, July, August, September. So, mabilis naman sila gumawa ng bahay dito eh. As in, mga 6 months, 7 months, gawa na agad yung bahay. Sa mga nagtatanong, and kung bakit ako bumili ng bagong bahay, eh meron naman akong bahay ngayon. The reason being, it's because, kung para sa akin lang, okay na ako sa bahay na to eh. Pero, dahil si mommy at daddy is tumatanda na, and nahihirapan na sila sa stairs, may nabuti kong bumili ng bahay na may bedroom sa main floor para hindi na sila panik-panawag. At nahihirapan talaga ako sa Calgary makakita ng bahay na may bedroom sa main floor and may ensuite. So finally, so talaga napaka-happy ko kasi itong bahay na to is malapit lang sa bahay natin na bahay ko ngayon at malapit lang sa ospital na trabuhan ko. As in, 5 minutes. Itong bahay ko ngayon is 7 minutes away from the hospital. And abangan nyo sa mga susunod na vlog yung mga updates ng bahay. Updates ko anong gagawin ko sa lumang bahay itong sa first house ko. And di ko talaga alam kung anong gagawin ko sa first house ko. Kung pagbibenta ko siya, pag-rent. Nalang ko sakit sa ulo ang pag-rent. So tingnan natin. And napaka-good ang market ngayon for seller. And abangan natin yan. So anyway, without further ado, check na natin ang ating bahay! Hello guys, andito na tayo sa location. Ay, hindi kayo lalabas. Hindi na. Feeling ko ay na yung sa atin eh. Huwag yung feeling. Huwag yung feeling. Huwag na yung feeling, sabi ni mama. Ganito yung sa ibong suyo. 88 yung kailangan eh. Ay, 96 to. Tignan natin kung ito na yung ating bahay. May putik niya ba siya? Kasi nga yung snow nagtubig. Ganyan siya. Pero, alam mo naman, pag ganyan ang penemis mong maharli ka. Ay, Marley ka. Ayan, tuloy. Ganyan siya kapute. Anyway, inintay ko lang kasi mag 5 o'clock para umuwi na yung mga workers. Kaya diba mga workers nandito pa din eh. So, ayan, may lupa na siya. May lupa talaga. Siyempre may lupa naman talaga siya, mga beshi. Ito. Hindi ko alam kung pare-pareho kami ng itsura ng bahay dito. Parang, ito na yung itsura ng bahay. Ito may lupa na siya. Ang galing. Ang laking sana all. Sana all ganyan ko lang. Tsaka. May lupa na siya. So single ito. So ito yung katabi ng lupa. Na, katabi ng bahay ng lupa na. Ano ba yun? Bulol? Pichura. Hindi naman tayo pwede pumasok kasi maputik ng mga besh. Pero gusto ko napakita sa inyo yung itsura niya sa loob.
Pero ang putik niya po talaga. As in, pintados po ang itsura natin. Itsura ng mga bahay. Ito hindi nagkakulad na bahay. Pero ganyan ang itsura niya. I-zoom natin siya mga besh. Unfortunately, kapitbahay po yun. Diyos. Yung garage po ay basta bahala na. Contractor po ang gagawa. Ganun kung contractor or builder po ang gagawa. Pero ayan na po itsura na magiging basement. Pero kapag nagawa po yan is magiging ganun. Parang ganito. Check natin. Para may idea ko. Magiging ganito siya. Oh. Lalagyan nila ng ganito. Hindi sa amin to, pero magiging ganito siya. Magiging ganito siya. Ayan. Ayan po, magiging itsura. Magiging ganyan na itsura niya. Magiging ganyan na siya. Ayan. Ayan po ang itsura ng lupa. Yay! Ayan na siya. Kakatuwa. Wala lang. Ayan, pinakita ko lang sa inyo. Kala nyo naman. Kala nyo naman big reveal. Anyway, balik na tayo. Grabe yung putik. Grabe yung putik ko. Hindi naman tayo pwede magpunta ng mga showrooms kasi may dala tayong dogo. Ayan ang putik. Grabe. Check natin yung ibang bahay. Gusto nyo? Sino mamitag? So ito is 92. Parang kapareho siya ng bahay na nabili ko pero iba lang siya ng design sa labas. Ito is 96. Ito, ayan, itsura niya. So ayan, teka na, pasok na tayo. Iniwan tayo ni Mommy Daddy, sila po ay nag-grocery shopping. Sabi ni Daddy, kukuha siya ng dishwashing liquid. And then si Mama kailangan niya ng pickles para sa, ewan po, para sa chicken sandwich, chicken salad sandwich na ginagawa niya for Brian. Si Gigil is nasa likod. Ito si Kimmer kasama ko sa harap. Ayan. Inihintay lang namin silang dalawa and then we can go home. And nakita niyo na ang update sa ating bahay. Wala naman masyadong bonging update kundi yung hole na yun. So sabi nila sa amin is 5 to 6 months to build. Pero mabilis naman dito sa Canada. And nabanggit ko dun sa vlog kanina is yung garage. Nung nag-sign ako ng contract, hindi ako nagsabi na magpapagawa ko ng garage. Late na ako nagsabi na gusto ko magpagawa ng garage. And unfortunately, sabi din ng gumagawa ng bahay na hindi option ang papagawa ng garage dahil sa labor, materials nga, and kulang sila. So, ayun. So, sabi nila maganap pa daw ako ng contractor. Pero, kausapin nila yung office nila, yung parang head, kung pwede pa rin isama yung sa akin. Kasi late na rin ako nagsabi. And, aside from that, wala din sila ng manpower and yung materials pa rin yung sa pagpapagawa ng garage. Kaya, so, ayun. Medyo, hindi ko alam. And, sa mga nakatira dito sa Calgary or sa Canada, lagi ni importante yung pagpapagawa ng garage kasi nga harsh ang weather dito. Lalo na yung kapag winter tapos na meron kaming nag-hill kami. So importante yung garage sa inyo. Kailangan na kapag sa umaga mag-ano ka pa o sa gabi bago pumasok ng work mag-cool ka ng yellow or mag-aayos ka, magtatanggal ka ng snow. So ayun. Naranasan ko na kasi yung dati nung wala pa akong garage. So ayun. So like, kaya nung itong bahay ko ngayon, nagpagawa agad ako ng garage nung sunas magkaroon ako ng pera. Nagkaroon ng konting ipon. So, ngayon, ayun. Sabi ko, gusto ko may garage agad. Anyway, so dyan na po nagtatapos ang ating vlog. Sana na gustuhan nyo itong update ko ngayon. Sana siya na medyo maikli. Pero, ayun, dahil lang, gusto ko lang share sa inyo ang update sa ating bagong bahay. And, yeah. See you guys soon. Bye for now.